Magandang araw po. Ako po si Jan Cachola, Sales Consultant dito po sa Mitsubishi Peak Motors sa Bad Santos, dito po sa Maytondo, Manila. Bali, on this video po, mapapanood niyo po yung ating nirelease na unit na Expander GLX Automatic Transmission 2024. Ang color unit po na to ay Blade Silver Metallic. Pero bago po pala ang lahat, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, pakisubscribe na lang po muna para at least tuloy-tuloy po kayong makakuha ng mga updates, mga promos, and mga discounts na binibigay po natin sa ating mga clients. So balik po tayo sa ating unit na nirelease na Expander GLX Automatic Transmission. Before po kasi, ang in-inquire talaga sa akin ni client ay ang Expander GLS Automatic Transmission. So nap-approve po natin siya sa ating lowdown promo ng ating RCBC na bangko. Then kalagitnaan po ng ating aming transaction, nagbago po ang isip ni client. Nag-ship po siya ng Expander GLX Automatic Transmission. So nag-downgrade po siya ng variant. So I hope na mapanood po nila itong ating video, bakit nag-shift ng Expander GLX Automatic Transmission si client. I hope na mapanood nyo po itong video na to, matapos nyo po hanggang huli, upang matulungan po kayo na makapag-decide kung ano po talagang unit ang mas gusto talaga o mas prefer po ninyo na kuhain. So without further ado, tara po, samahan nyo po ako na maipakita po sa inyo yung ating nirelease na unit na Expander GLX Automatic Transmission 2024 na Blade Silver Metallic. Ayun guys, so nandito tayo ngayon sa ating stockyard. So i-check natin yung unit natin na i-release natin. So ito po ay isang Expander GLX Automatic Transmission. So ayun guys, ito, nakita ko na nandito yung ating unit, no? So ipapakita ko sa inyo, nasa car wash siya ngayon para makita niyo po yung at least yung process man lang. Ito po yung Expander GLX Automatic Transmission na silver, Blade Silver Metallic. So ito po, check natin. So nasa car wash, hindi lang natin siya malapitan for now dahil mabasa po tayo and para hindi na rin po tayo makastorbo sa kanila, sa kanilang ginagawang paglinis. So ito, try natin, nakabukas ang ating tailgate. Papakita ko po sa inyo from likod. Yan. So ito ang ating Expander GLX Automatic Transmission. So yan. Yan po, sa may harap ang kanyang dashboard. Yan, palabas, ito. So ito po ang ating likod, no? Yung storage sa may likod. So tingnan na lang po natin mamaya ulit ang ating unit once matapos ang car wash. So later po ulit. So yun guys, pabalik po ulit tayo ng ating stockyard. I-check na natin, no, kung okay na yung ating unit for release. So kanina, yun sa isang clip po, nakita natin na for car wash ang ating unit. So ngayon po, hanapin natin kung talagang malinis at okay na po yung ating unit. So ipapakita ko po sa inyo para at least magka-idea po kayo. Ito po, Expander GLX. Ayun, so ayun po ang ating unit, no? So nasa may kabilang side, ikutan po natin. So pakita ko po sa inyo once makalipat tayo dun. So ito guys, yung ating unit na i-release for today, no? So malinis na siya. So dito tayo sa may bandang harap, makita nyo po, yan ang ating dynamic shield front fascia ng ating Expander GLX Automatic Transmission. So ang ating headlight na halogen headlamps. Then dito sa may bandang baba, yan po ang ating fog lamps. So may fog lamps na po tayo. Kasi ang yung previous po na generation, yung mas nauna, is wala pa pong fog lamps pagdating sa GLX Automatic Transmission. So yan.
Then dito sa side, yan, naka-mugs na rin tayo. Two-tone mugs. So yun ang kagandahan natin, no? Naka two-tone mugs sa 17 inches na din po. So mataas na po ang ground clearance nito, nasa 225 millimeter. So yun, ang ating side mirror na body color with integrated na po ang ating signal lamp. So may signal light po tayo dyan. Dito po sa may gilid, yan, naka-body color po ang GLX. So malalaman nyo po siya na expander GLX kapag body color po ang ating door handle. Kapag GLS po kasi is naka-chrome. So chrome po ang ating GLS na expander. Expander GLS and expander cross po. So ito po yung expander cross. Yan, naka-chrome po siya. Then dito po sa ating GLX is naka-body color. So ito, dito po tayo sa may bandang likod. Yan. So dito sa ating, so yun, kahit GLX po, no, sa ating roof, makikita nyo, kahit GLX po siya, eh makikita nyo po na meron tayong fin type antenna pa rin. So sporty ang look talaga ng ating expander GLX automatic transmission. So actually lahat po ng expander variant, so meron tayong fin type antenna na nakakatulong po, no, na maging aerodynamic yung sasakyan. Ang advantage po noon, pag aerodynamic ang sasakyan po ay mas matipid po sa gas consumption. So yan. Then dito po sa ating LED na T-shape na tail light. Then dito naman, meron tayong reverse camera na nakakatulong po, no, sa driver as to assist na kapag umaatras. So makikita yung mga obstacle po natin sa likod. Then dito sa ating bandang bumper, yun, makikita natin ang rear bumper garnish na color black. At the same time, both sides, meron po tayong reflector para makakatulong as additional visibility po sa ating, lalo sa gabi. Then, ang ating built-in na spoiler with third brake light. So, pag nagbe-brake tayo, may additional visibility sa nailaw. Then dito po sa ating gilid ulit, yan, makita nyo yung character lines, no? Yung character lines ng expander. So helpful din po siya para sa ating pagiging aerodynamic ng unit. So yan, dito ulit tayo sa harap. Kita nyo po na yan, meron tayong black piano finish na grill. Then ang ating horizontal grill na color black din. So yan. So mukha pa rin premium look ang ating expander kahit na base variant po siya. So yun, mas gusto ni client actually ng GLX automatic dahil yung conventional handbrake po ng ating expander ang mas prefer niya. Although ang unang in-apply po ni client is GLS automatic. Pero on the process po, nagbago ang isip ni client na mag-expander GLX automatic na lang dahil po sa kanyang conventional handbrake. So mas prefer niya po ang conventional handbrake. Then dito po sa ating steering wheel, yan, naka-urethane steering wheel. So, meron na tayong hands-free buttons para sa ating mobile phones pag nakakonect po sa ating SDA. SDA, ibig sabihin po yung ating smartphone link display audio. So, pag kinonect po natin ang phone natin dyan via USB, ang port natin ng USB po ay nandito sa may bandang baba. Yun po. So, pag na-connect natin ang ating smartphone dito sa ating SDA, is
makakasagot or makakapag-cancel tayo ng tawag, no, gamit itong mga voice ano command. Then dito sa ating steering wheel din, ito naman po ang ating audio remote control na makakapag-adjust po ang driver ng mga sounds, volume dito po sa ating infotainment. Then dito sa ating kanan ng steering wheel yan. So kahit na base variant po ang ating expander GLX automatic, eh meron pa rin itong cruise control. So masasabi natin na hindi tinipid, no, sa ating unit na kahit base variant meron tayong cruise control. Then pagdating sa ating center console yan, makita nyo po ang mga controls for the air condition. Then dito sa may bandang baba, ayun, makikita nyo po medyo madilim lang yung ating USB port and at the same time 12-volt socket. So yung 12-volt socket po is pwede nyo pong paglagyan ng USB yan na para additional charging port, or pwede nyo pong kung meron tayong dashcam yan, dyan po nilalagay. Then dito sa ating transmission, yan. Ito po ang ating automatic transmission, 4-speed automatic transmission na merong overdrive button off. So ito po, pag pinindot natin, magkakaroon ng additional power ang ating unit pag tumatakbo. Especially ginagamit po yan kapag sa mga highway, no, kung mag-overtake tayo, yan. Magandang ano po yan, feature. Pag nakapag-overtake na po tayo, huwag nating kalimutan na pindutin po ito ulit, dahil magiging magastos po sa gas kapag naka-activate yung ating overdrive. Then pagdating naman po dito sa ating center console, yan, meron tayong storage. So additional storage na pwedeng paglagyan ng mga valuable gadgets and wallets, yun, mga ganun po. Then meron tayong battle holders. Then sa ating harap, yan, pakita ko po yung buong dashboard. Yun, color black po ang ating dashboard with silver accents. So napakasimple lang po ang ating design, no? Pero elegante pa rin ang dating ng ating dashboard ng ating expander GLX automatic transmission. Then sa ating second row, quick look lang po tayo, quick tour lang. Yun, ang air condition po natin for expander, yan po, nandiyan po siya, ang ating mga aircon vents. Then ito po ang ating second row seats. So ang seats po pala natin is high grade fabric seats na may mga texture po, no, na konti dito sa ating part ng mga sandalan and sa may upuan. Ito, yan. So naka high grade fabric seats po tayo, pero since in-house financing po ang ating ang transaction sa ating client, bibigyan po natin siya mamaya ng ating leather seat cover. So yan, baka ito na yung last time na makita niyo po ang ating high grade fabric seats, na baka mamaya po sa mga susunod na clips po naka leather seat na po ito. So for third row, ito po, nandito ang knob ng ating third row. Ipakita ko lang po sa inyo para makapasok ang in. Ito po yun. Then yan, ito na po ang ating third row seat. Yan, medyo madilim lang, I don't know kung mapapansin nyo po. So yan, third row po. Ang kagandahan natin sa third row is meron tayong mga battle holders, no, dito po sa may bandang gilid. At the same time, small pocket para sa mga gadgets like tablets and cell phones. Same din po sa kabilang side. Meron tayong battle holders with pocket. Then, meron tayong 12-volt socket din na pwedeng paglagyan din po ng USB para to charge yung ating mga gadgets, no. Then, dito po sa ating pinto, gilid, yan. Naka-black trim na ano po tayo, with silver accent ang ating door panel for the second row.
Then sa ating likod, hindi natin mabubuksan dahil meron pong sasakyan sa may bandang likod, no? So hindi natin maangat ang tailgate. So try natin mamaya na lang videohan ulit once na mailabas na po at ang ating unit. So yan po, one quick look sa ating expander GLX automatic transmission blade silver metallic 2024. So yan po, sarap. So yun, mga later po ulit, pakita ko po sa inyo naman yung possible po yung mga freebies na ano ng ating binigay sa ating client. So yun po, later po ulit. Napanood nyo na po yung ating video na prepare natin sa ating release na expander GLX automatic transmission. Quick story lang po, bali nung una po, ang prefer po na unit ni client at yun po ang in-inquire niya sa akin ay ang expander GLS automatic transmission. Pero eventually, nagbago po ang isip ni client. Ang naging main reason niya is yung ating conventional handbrake na naka-equip sa ating expander GLX automatic transmission. Kaya mas gusto niya po ang ating conventional handbrake is pagdating sa mga long term dahil mas madali pong humanap ng parts or mas madaling i-maintain ang ating conventional handbrake. Yun po yung naging reason niya, kaya nag-downshift na lang siya ng expander GLX automatic transmission. Kaya ang ginawa po natin ay pinaayos po natin ang kanyang approval at shinift natin ng expander GLX automatic transmission. At pagkatapos po nun, yun nga po, nag-set na po ng ating release date si client. Since in-house financing po ang in-avail na transaction ni client, marami siya nakuhang mga freebies. So number one po dyan, ang pinaka-best na binibigay natin sa ating freebies is yung ating leather seat cover. Pangalawa po, naka-receive din po siya ng ating deep dish matting, then yung meron tayong binigay na side step seal, at the same time, nagbigay din tayo sa kanya ng dash cam, rain visor, muffler tip, and yung ating busina na Bosch Europa horn. So, ang Bosch Europa horn po, isa po ito sa mga best na busina na makikita nyo aftermarket. So, yun po yung mga napili niya ni client na freebies na in-avail niya. Then, pagdating po sa kanyang down payment, na-approve po si client sa ating in-house financing na banko na RCBC, kaya mas mababang down payment po ang kanyang binayaran. Ang down payment na lang po ni client is around 20,000 pesos. So, since naka-low down payment na po si client, may nakuha pa nga po siya ng mga freebies. So, napalood niyo po sa video yung mga installed freebies na binigay natin sa kanya. So, sa mga naghahanap po pala dyan ng ating expander GLX automatic transmission, kontakin niyo lang po ako sa aking number na 0956-055-3025 or pwede niyo po ako mahanap sa aking Facebook Messenger. Ang pangalan ko po ay Jan Cachola. Sa mga umabot po pala sa part ng video na to, maraming salamat po sa inyong suporta at panonood. Paki-subscribe na lang po sa aking channel para tuloy-tuloy po kayong makakuha ng mga updates, mga promos and discounts na binibigay natin sa ating mga clients. Especially po sa mga nagpaplano na kumuha ng kanilang sasakyan, no?
sa future. So I hope na maging client ko po kayo sa future na once na mag-decide na sila na kumuha ng sasakyan. Muli po, maraming salamat po sa mga nanood po ng ating video. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod ko po na video. Maraming salamat po.